Eto po, malinaw na malinaw ay yung pera ng taong bayan, yung mga manggagawa, ninakaw na naman ng mga buhaya sa Kongreso. Sasamahan po natin si VP Sara hanggang siya ay magtagumpay sa kanyang laban. Sasamahan ba natin, mga kasama? Bagong Pilipinas! Naniniwala ba kayo dyan sa bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas, unlimited magnakaw! Sa bagong Pilipinas, bawal mag-union ngayon! Sa bagong Pilipinas, bangag! Napakarami ng talamak ngayon ang droga sa hanay ng mga manggagawa, lalo sa transportasyon. Para lamang hindi sila makatulog sa kanilang biyahe, gagamit nung pinagbabawal na gamot. Nung panahon ni Duterte, nabawasan yan! Natakot! Ngayon, nagsibalikan, lantaran sa barabarangay, sa tindahan, pati bata, yan po ang nararanasan ng mga manggagawa. Sa hanay po ng mga manggagawa, daman-daman namin ang nararanasan nung panahon ng martial law na hanggang ngayon kami ay binabatuta sa aming mga picket line. Kaya hanggang ngayon po, nandito po yung martial law. Bakit po kami nakisama rito sa laban ng maisog? Naku, ma'am, naku, una, naku po. Ang mga manggagawa, kakarampot na po ang aming sinasahod. Ang dagdag na sahod, pinagiwahiwalay pa ng itong gobyernong ito. Sa NCR 645, pumunta ka ng Laguna, iba ang provincial rate doon. Pumunta ka ng Bulacan, na boundary lamang ng Manila, mas mababa sa NCR. Pero ang presyo ng mga bilihin, hindi na po nila kayang i-afford na mga manggagawa dyan sa tinatawag na Calabarzon sa Region 3. Alam mo, Suran, bro? Hindi po magkasya. At ang masaklap pa po nito, mismo ang gobyerno, itong Department of Labor, siya ang nagsabi na ang mga manggagawa ay regular sa tinasabi nilang BO174 o yung Manpower Service Provider. Yang agency na yan ang pumapatay sa hanay ng mga organisadong unyon sa loob ng kanilang pinapasukan. Papatay na po! Hindi na po kami makapag-organize ng mga union dahil mismo ang Department of Labor dismiss ang pag-uunyon ng mga manggagawa. Huwag kayong magtayo ng unyon sa mga factory kundi sa service provider. Ang lintik na ganitong policy. Papayag ba tayo, mga kasama? At eto pa ho, mainit-mainit. Pera na mga manggagawa sa PhilHealth. Isang sulat lang ng Department of Justice, Department of Finance. Yung sinasabi nilang excess fund ng PhilHealth. Hindi naman excess fund yan. Yan ay unused fund ng PhilHealth na walang silbi. Itong board pumayag agad na isole sa kaban ng gobyerno yung pera ng mga manggagawa. Para saan nila gagamitin yan? Di ba? Yung pork barrel kunwari nawala. Eto po, malinaw na malinaw na yung pera ng taong bayan, yung mga manggagawa, ninakaw na naman ng mga buhaya sa Kongreso. 30 bilyon na po ang naisama o ibinalik sa National Treasury yung pera ng mga manggagawa.
Itong October po, meron na naman 30 billion na idadalin na naman sa National Treasury. Bago matapos ang taon na ito, malinis na malinis yung sinasabi nilang excess fund ay nadun na sa National Treasury. Yung serbisyo para sa taong bayan, yung health natin, yung kalusugan natin, dapat ang pinaggagawa nitong PhilHealth, palawakin nila yung scope noong kanilang pinamumunuan. Palawakin nila, dagdagan nila yung benepisyo. Magpapakonsulta kami, hindi kasama sa PhilHealth. Diba? So, ibig sabihin, yak na ho ang pagpapatunay, hindi po excess fund dyan. Unused fund na dapat hindi tayo pumayag at samahan mo niyo kami. Pipikitan namin ang PhilHealth para pababain yung mga hinayupak na yan na walang silbi. Sino pa si Rep. Recto? Secretary of Finance. Di ba siya rin ang may utak ng ibat? Parusa sa taong bayan na ang nakikinabang. Kilala naman po niya siguro ang mga buhaya na andun na po sa Kongreso. Kitang-kita po natin ang mga buhaya na mamayagpag pagka tumututol sa policy nitong BBM. Ayon, isi-single out. Katulad ng ginagawa nila kay BP Sara, sasamahan po natin si BP Sara hanggang siya ay magtagumpay sa kanyang laban. Sasamahan ba natin, mga kasama? So, ito po yung nararamdaman namin sa hanay ng mga manggagawa. Yung mga manggagawa sa transportasyon, mga members namin, wala na rin hanap buhay dahil nga dyan sa jeepney modernization na yan, lintik na yan. So, nasaan ang pinagmamalaki? Bagong Pilipinas! Naniniwala ba kayo dyan sa bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas, unlimited magnakaw! Sa bagong Pilipinas, bawal mag-union ngayon. Sa bagong Pilipinas, bangag. Napakarami ng talamak ngayon ang droga sa hanay ng mga manggagawa, lalo sa transportasyon. Yung provincial tawid dagat, buy one, take five. Para lamang hindi sila makatulog sa kanilang biyahe, gagamit nung pinagbabawal na gamot. Nung panahon ni Duterte, nabawasan yan. Natakot. Ngayon, nagsibalikan lantaran sa barabarangay, sa tindahan, pati bata. Yan po ang nararanasan ng mga manggagawa. Sa loob ng factory, meron din po. Hindi namin kukublihan. Bakit malakas ang loob? Merong backup sa labas. Pagka tinanggal, merong mamaitutulong si BBM. Merong mamaitutulong ang Kongreso. Pagka tinanggal ang mga manggagawa dahil nahulihan na surprise drug test. Ayon, punong-puno ng mga tanggalan nandun na ho sa building sa National Labor Relations dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Kaya ho kami ay nakikiisa rito sa laban
ng maiso. Panimula pa lang po ito at kami ay hihingi ng suporta. Suportahan niyo po kami sa laban ng Pilit. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang maiso! Mabuhay ang mga taga-Aglo! Maraming salamat po. Thank you po, Mr. Ed Lorenciano.